sacrifice. Reveal to me your calling. Cleanse me from my prideful ways. Use me now. Okay, isa na naman pong gabi ng pasasalamat ang atin pong ibinabalik sa atin pong Panginoon sa kanyang pagkakaloob ng buhay, kalakasan at higit sa lahat ng pagkakataon po na siya nating mapaglingkuran muli ang ating Panginoon at lalo na po ang ating mga tagapakinig na umaasa lamang po sa salita ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, kayo po ay patuloy naming inaanyayahan na kami po inyong samahan sa loob ng isang oras po ng pagtalakay ng makabuluhang paksa para po sa ating kaligtasan. Ito pong muli ang inyong paboritong programa tuwing Linggo, ang Back to the Scriptures na inyong mapapakinggan sa talapihitan ng DWBL 1242 kHz AM Radio Station. DWBL 1242 AM Radio Station. At para po doon sa ngayon pa lamang kakabukas ng kanilang mga radyo, ay maaari rin po kayong sumama sa aming talakayan at mag-text po kayo mamaya matapos po naming i-present ang ating paksa ngayong gabi. At napakagandang paksa na naman po ang ating pag-aaralan. At bago ko po banggitin ang paksa ay babatiin ko ang aking mga kasama, si Brother Ronald at Sister Sheila Torrio. Magandang gabi sa inyo. Good evening, Kapatid. Brother Robert. Magandang gabi po sa inyong lahat. Brother Robert, Sister Sheila, magandang gabi po. Gaya po ng ating nakaugalian, mga kaibigan, ay kayo po ay patuloy pong humiling sa Panginoon na kayo po ay gabayan ng Banal na Espiritu upang makaunawa na naman po tayo sa bagong pag-aaralan natin. Maganda yung ating pag-aaralan, Brother Ronald. Anong pamagat yes, nga nito? Yes, praise the Lord. Ang ating topic ngayong gabi, gaya ng ating pinangako last week, Brother Robert, welcome back. Oo nga. Ito po ay may kinalaman po sa ito'y another topic na magpapatunay sa pagiging totoo ng Biblia, ang banal na kasulatan. Ito po yung pinamagatan nating Creation Week, yung bang linggo ng paglalang na binabanggit sa Genesis 1. Ito ba ay literal na 24 hours? O ito bang day dito ay millions and millions of years? Oo, kasi maraming naguguluhan dyan, no? Gaya ng ibang pagkaunawa na millions of years daw, no? Hindi lamang composed ng 24 hours ang paglikha ng Creation Week. Yun. So, yun po ang ating pag-aaralan ngayon, mga kaibigan. Kaya, ako yung magpapasalamat muna kay Sister Sheila sapagkat nung... siya nag-take over, Brother Robert. Ako ay humanga sa kanyang katapangan, sa kanyang pagmamahal sa Panginoon, at sa paglilingkod sa ating mga kaibigan. Kasi po ako po ay galing ng Bicol nung time na yon at nakakalungkot po dahil namatay ang aking lola. But anyway, sabi nga ang kamatayan ay, maraming salamat, Brother Ronald, ang kamatayan ay pagtulog lamang. Well, tumatakbo na po ang oras. Tayo po ay
mananalangin, Brother Ronald? Sige po, tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat dahil kayo po ay patuloy po na gumagabay at patuloy na kami po'y ginagamit ang programang Back to the Scriptures para po makapagbigay ng kapahayagan ng katotohanan na may dalang pag-asa at kaligtasan sa mga nakikinig na lalo pong magbibigay ng pagkakataon para makilala kayo. Ito po'y aming dalangin, hinihingi namin ang inyo pong presensya, ang banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, kapatid na Ronald, no? Gaya nga ng ating tatalakayin sa gabing ito, ano nga ba talaga ang katotohanan na ating mapaninindigan ang paglikha ba ng Panginoon ay talagang sa loob lamang ng anim na araw? O ito ay milyong taon o milyong oras ang pagbuo ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga nilikha? Okay, ito po ay isa sa mga magandang paksa natin pag-uusapan, Brother Robert. At naniniwala ako kasi po, alam nyo po mga kapatid, mga kaibigan na nakikinig sa gabing ito. Ang paksang ito ay isa sa mga controversial na issue na pinagtatanunan maging sa Kristyanismo, Brother Robert. At ito ay isa sa mga issue na pinagtatanunan ay yung bang paglalang sa Genesis na nilikha kasi ng Diyos ang langit at lupa at sa loob ng anim na araw. Anim na araw. Ngayon, mayroong mga Kristiyano na ang sabi, ito ay literal na 24 oras. Mm-mm. At meron naman na mga, iba rin mga Kristiyano na nagmamahal din sa Panginoon at nananampalataya rin sa salita niya na ang kanilang interpretation, ito ay millions and millions of years. Hindi raw ito literal na 24 oras. Kaya nga po, ang concern natin dito, unang-una, syempre yung dapat tayo magkaisa. Tama, no? Yun. Dapat tayo ay magkaisa sa atin pong pananaw sa bagay na ito. Kasi unang-una, ang paglalang ay tanda na meron tayong Diyos na lumikha. Mm-hmm. At ang Diyos na ito, dahil mahal niya tayo, ay ginawa niyang paraan na lalangin ang sanglibutan, ang sansinukob, para po maipahayag at makilala natin siya at maibigay sa kanya yung kaluwalhatian at glory ng creation. Tama yan. Kaya lang po, ang problema ay nagkakaroon tayo ng misunderstanding tungkol sa bagay nito. Ako'y naniniwala, Brother Robert, na ito'y importante natin ma-resolve. Importante yon. Kasi kung hindi natin ma-resolve tong issue na ito, ang mangyayari nito ay magkakaroon ng problema at question yung tinatawag na creation account sa Bible. Mm-mm. Magiging issue kung ito ba ay literal or hindi. Kasi alam mo, Brother Robert, merong sa panahon natin ngayon, mga Bible scholars din, mm-mm, na ang nangyari ay na-impluensyahan sila ng siyensya. Yun na nga. No? At ang nangyari ngayon, dahil sa impluensya ng siyensya, modern science, ang kanila ngayong paniniwala, imbis na magsimula sila sa Bible, mm-hmm, para i-interpret yung days of creation at ito ay ipahayag sa tao na ang Diyos natin ay makapangyarihan, ay nahaluan ng siyensya. Kasi sa siyensya, kapatid na Robert, pag tinanong mo ang science, mm-hmm, ang age ng ating daigdig ay more than 4.5 billion years actually. Tagal, no? Napaka habang panahon. Oo. So maraming nagtatalo-talo, bakit ganun? Kailangan bang bawat araw sa paglalang umabot ng milyon? Di ba kaya ng Diyos na gawin ito na mas maikli? At saka nasan yung factual basis nila? Kailangan na ilabas nila yon kung ganun nga. Isa pa yon. Parang ano magiging basis natin pagka ito'y ating pinaniwalaan? Ano? Kaya po sa gabing ito ay itong ating ipagdidikod. Okay? Ngayon, bakit, gaya po nang nasabi ko sa inyo, marami pong nagda-doubt tungkol sa 24 hours nito. Kasi nga, mayroong mga pumapasok na factor. Number one nga, yung impluensya ng science. Kasi, totoo naman, Brother Robert, hindi magkalaban ng science at Bible. No? Totoo yun. Ang magkalaban po ay yung tinatawag nating interpretation. No? Yung pagkaunawa sa interpretasyon ng science at Biblia. Okay. Ngayon, isa rin po sa nagiging problema kung bakit po nagkakaroon ng doubt tungkol sa days na ito. Kasi meron din mga ilang passages sa Bible na ginagamit sila, Brother Robert, mm-mm, to prove na pag sinabi raw days sa Bible, ito daw ay mahabang panahon. Mm-hmm. Siguro maganda simulan natin yung pagbasa dito sa Ikalawang Pedro 3 verse 8. Yan.
sa ikalawang Pedro, chapter 3, verse 8. Kung makikita mo yan sa iyong Bible, kapatid na Robert, Peter. Sa Tagalog, 2 Peter chapter 3, okay. Verse 8. Ito sige po nga. Ang sinasabi rito, ating tingnan para mas eksakto. Yes. Ito po ang wika. Subalit huwag ninyong kaliligtaan ang katotohanan ito, mga minamahal. Yan. Ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng 1,000 taon. Mm-mm. At ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Kayun okay. Daw, may pinaghahalin tularan. Kita mo nga naman, ang sabi nga naman kasi dyan, kapatid na Robert, kita mo yan, no? Sabi dun sa Pedro, yung isang araw ay kagaya ng 1,000 taon. Mm-hmm. At yung 1,000 taon ay kagaya lang ng isang araw sa Panginoon. Kaya, dyan, lumalabas na hindi porke sinabi na unang araw, ikalawa hanggang anim na araw sa aklat ng Genesis, ay ibig sabihin ito ay hindi na pwedeng i-interpret na millions of years. Pero ang problema nga po, brothers and sisters, alam mo, ang importante rito kasi, yung approach kung paano mo i-interpret yung Bible. Nang tama. Kasi, kung ating titignan ang 2 Peter na binasa ni Brother Robert, chapter 3, verse 8, eh hindi naman po dyan pinag-uusapan yung, sa konteksto ha, hindi pinag-uusapan dyan yung paglalang eh. Ang pinag-uusapan at ang topic dito, eh, pagkatinuloy mo sa verse 9, yung pagdating ng Panginoong Jesucristo. Na, ang sinasabi nun, kasi maraming tao nagreklamo, di ba? Parang yung sinasabing pagdating ng Kristo na yan, eh, ang tagal-tagal. Tagal-tagal. No? Parang, kailan darating pa ba yan? Eh ngayon, ang sabi sa atin ng talata na ibinasa mo sa context, ang Panginoon eh hindi siya dahil sa matagal at mabagal siya. Sa kanya niya tinutupad ang pangako niya. O kaya hindi niya tinutupad ang pangako niya. Kundi ang sabi niya ay siya ay matiisin at siya ay willing na mag-antay na ang mga tao po ay magsisi. Ayun. 'Yun ang point doon. So, kumbaga, kung sa atin ay matagal yung panahon bago dumating ang Panginoon, pero sa Panginoon, isang araw lang yan. Oo, isang araw. Oo. Lang. Tama ang, yun. Ang problema, ang dinidiin kasi ng karamihan, yun lang first phrase na yun, yung first statement na ang isang araw, 1,000 taon. Close. Oo. Ngayon, ang, hindi ho period doon. Oo. Kasi kung itutunin yun, sabi naman doon, yung 1,000 taon ay parang isang araw. Oo. O di, eh di parang naiba na yung ano yung meaning pala ng kahulugan. At kung babalikan natin ng konti, Brother Ronald, ang pagkakasabi, ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. Katulad, hindi katulad. Ang 1,000 taon ay isang araw. Hindi ganun eh. Katulad eh. Ibig sabihin, ng Panginoon, hindi siya mainipin. Iyon. Mahal niya ang tao, bagaman pwede siyang mainip dahil gusto niyang dumating sa pagsisisi. Pwede siyang mainip. Pwede nga siyang anytime darating siya. Ang binibigay ditong emphasis ay patience siya. Yan. Pasensyoso ang Panginoon. Eh mabuti na lang talaga mapagpasensya ang Panginoon kasi kung hindi, eh kawawa rin yung mga tao na hindi handa. Tama 'yon, kapatid na Ronald. Diba? Kaya ito po ngayon ang point natin. Kung nasagot na natin yung tanong bakit mayroong doubts, bakit may pagtatalo. Unang-una, kasi nga po ay nahaluan ng interpretation ng siyensya. Ayun. No? Pero kung tayo po ay talagang dediretso sa Biblia, ay maliwanag po na ang creation week ay literal pong 24 hours. Tama 'yon. Kasi po kung titignan po natin yung Hebrew word ng day sa Genesis chapter 1 ay yung Hebrew word na yom, no? Y-O-M, yom. Yun ang wikang Hebreo sa salit na tinatranslate na day. Dapat din natin maunawaan na itong yom na ito, Brother Robert, ay pwede din naman na ipakahulugan na mahabang panahon. No? Ginagamit din naman ito sa ibang talata ng Genesis at ibang bahagi ng Biblia para i-translate na mahabang panahon. Pero, ang makapag-determine kasi kapatid na Robert at mga tagapakinig kung ano yung tamang kahulugan ng word na day, depende pa rin yan sa konteksto. Tama yun. Oo. Kaya, kung atin pong titignan sa Genesis creation, may mga pahiwatig doon na ito pong word, sa Hebrew na yom o day ay 24 hours. Unang-una, kung atin pong ikukonsulta ito sa mga eksperto sa Hebrew, no? Kagaya po ng referensyang Hebrew dictionaries na ginawa na itong mga experts na sila Brown, Driver, and Briggs Lexicon. Ito ay mayroong mabibili kayo nito sa mga Christian bookstores. Pagka tinignan po kayo sa Hebrew dictionaries ni Brown, Driver, Briggs, yung pong word na yom ay meron siyang primary meaning na ordinary day which is 24
hours. Mm-hmm. At ang ginamit niyang example to illustrate na 24 hours ito ay yung Genesis chapter 1. No? Tsaka isa pa, ayon sa mismong konteksto, kung mapapansin mo sa Genesis, pakibasa mo nga kapatid Robert, yung Genesis chapter 1, verse 5. Tingnan natin, para maunawaan ng ating mga tagapakinig yung sinasabi natin. Ito po ang sinasabi po sa Genesis sa verse chapter 5. 1, verse 5. Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng unang araw. Iyon. Nagkaroon ng gabi, nagkaroon ng umaga, ang unang araw. So, ibig sabihin, yung unang araw ng paglalang na ito, meron siyang umaga at mayroong at gabi. Gabi. Na ayon po sa patakaran ng Hebrew grammar, kapag yung number ay may sinamahan mo ito ng days na evening and morning, na phrase, na evening and morning, tapos may number. Kasi yung yom, no? Yung yom, day, tapos may number pa siya, first or unang gabi, unang araw, di ba? Pagka ito'y may numero, it means 24 hours. Oo. Tama yun. Kaya nga po kasi kung mapapansin mo rin, kapatid na Robert, evening and morning. Kasi ayun, nasanay tayo na nagsisimula ang araw natin, pagsikat ng araw, tapos nagtatapos sa gabi. Sa Hebrew kasi, sa mga Hebreo, ang araw nila evening nagsisimula muna ng gabi. Oo. Tapos bago yung araw. Oo. Oo. Kaya ito yung mga contextual consideration natin na masasabi natin na mayroong matibay na foundation yung interpretation na yung days of Genesis, ito po ay literal na 24 hours. At saka, i-connect natin sa panahon natin, di ba? Milyong taon ba yung gabi at umaga? Hindi eh. Oo nga, isa yan. Tama ka doon. 24 hours talaga siya eh. Oo, tama ka doon. Yung paghihiwalay ng gabi at umaga, 24 hours lang talaga siya. Oo, kasi hindi kung siya million of years. Sabihin mo natin millions of years ito. Ibig sabihin pala. Tagal ng tulog mo. Oo, meron Ronald. tsaka tignan mo yung ano ha, kung kukunin natin yung sa logic, Brother Robert. Sabihin na natin, di ba si Adan, ninikha siya, ika-6 day. At siguro naman, umabot siya ng 7th day. Kasi ginawa ng tao ang 7th day, no? Sa Sabat, nagpahinga siya. Ginawa yan para sa tao. At alam natin na intention niyang talagang si Adan at si Eva ay makapanghindi ng Sabat. Ano? Yung unang-unang tao. Ngayon, kung totoo na ang bawat araw ay millions of years, no? Lalabas si Adan, sabi kasi sa Genesis chapter 5 verse 5, if I'm not mistaken, ang buhay ni Adan ay 930 years. Oh, kulang pa. Diba? Diba? Hindi umabot ng million. Kahit sabihin muna natin, kahit sabihin na natin na yung bawat araw sa Genesis ay 1,000 years. Yun na nga lang eh. Hindi umabot si Adan sa 1,000 years. So lalabas, nung created siya nung 6th day, namatay agad siya. Hindi siya umabot ng 7th day. Umabot. Oo. Tama. Yan ang mangyayari hindi na. Naman, kapatid. Tama. Oo, hindi siya umabot. Tsaka isa pa, magkakaroon ng conflict kasi sabihin na natin 6th day and 7th day lalo pa pag millions of years ang bawat araw magkakaroon ng conflict sa account ng Genesis genealogy. Mo pagbulog mo brother Ronald pagising mo. Oh, di ba? Kaya po ka na sa mga kalampakan. Kasi millions of years eh. Millions. Alam mo ba brother Robert kung bakit isa pang factor kung bakit tinatanggap ng ilang mga Kristiyano yung millions of years. At ano yung naka-impluensya rito? Kasi po, meron silang paniniwala na, alam nyo, ito yung mga fossils. Alam mo yung mga fossils? Mga fossil record. Ito po yung mga millions and millions na mga decayed, mga nabulok ng mga buto, ng mga hayop na nahuhukay at na-preserve, no? Na naging na-fossilized na sila sa ilalim ng lupa. Ngayon, meron kasing pagka tinanong mo ang mga geologists, ang mga nag-aaral at eksperto dyan, na hindi naman eksperto rin sa Bible, ang interpretation nila, itong mga fossils na ito, millions of years na nag-exist. Interpretation nila? Oo, sa kanilang interpretation. Oo. Millions of years na ito kasi ginagamitan nila ito ng carbon dating, radio dating, and lalo na yung carbon dating kasi yun ang ginagamit pagka yung mga bagay na kanilang tinetest, yung mga ang lifespan na hindi naman millions, kundi ang mga hayop, alam natin, ang lifespan nila hindi naman umabot ng millions. Tama. So, ang ginagamit nila yung carbon, no? Yung carbon dating, yung mga carbon na na-preserve dun sa fossils, yun ang kanilang tinetest
tinetest under the laboratory para matest kung ilang taon itong namamatay na ito. Pero lumalabas millions of years. Mm-hmm. Grabe, no? Oo. Ngayon, ang problema ay ito. Lalabas na pagka tinanggap natin yung millions of years na ito, eh lumalabas ngayon, Brother Robert, na ang mga hayop pala, dahil ito ang nauna kaysa sa tao. Mm-hmm. Nauna kasi ito sa creation, nauna, bagong tao, di ba? Mm-hmm. Ang mga hayop pala ay matagal lang namatay at naunang namatay bago pa magkaroon ng tao. At nagkaroon na ng kamatayan, nagkaroon na ng kabulukan bago pa pumasok ang kasalanan sa mundo. Ganun na nga mangyayari. Yun ang mangyayari noon. Nagkaroon ng kabulukan muna. Nagkaroon ng kabulukan. Mm-hmm. Kaya yung kamatayan, yung mga sakit, kasi pinag-aralan din nila itong mga fossils na ito, ba't namatay ito, mm-hmm, ano nangyari dito, yung cause ng death niya, ano yung naging sakit niya. Sa pag-aaral nila na itong mga to ay bunga nga ng mga cancers kung minsan eh. Okay? So ibig sabihin, yung mga fossils na ito, kung ang paniniwalaan mo ay ang siyensya, lumalabas mali yung record ng Bible na ang kasalanan nagsimula dahil sa pagkakasala ni Adan. Mm-mm. Yan ang mangyayari. Tingnan nga natin, Brother Robert, mm-mm, yung Romans. Basahin natin yung Roma chapter 5 verse 12. Okay? Roma chapter 5 verse 12. Okay? Mm-hmm. Ito po ang sinasabi dito sa verse 12. Yes. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, mm-hmm, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Okay, ayon dyan sa binasa mong talata, kailan dumating at nagsimula ang kamatayan sa mundo? Nung pumasok yung kasalanan. Eh, kailan ba pumasok ang kamatayan at kanino? Hindi ba sabi dyan eh, sa unang tao? Mm-mm. So, ang unang tao na alam natin na pinagsimula ng kasalanan ay si Adan. Adan. Oo. So, therefore, dapat ang kamatayan, since pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ni Adan, dapat magsisimula ang kamatayan nung time na nagkasala si Adan. Tama yung kapatid. Ito pa yung kadugtong nun sa 1 Corinthians. Mm-hmm. 1 Corinto chapter 15 verse 22. Ayan. Sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namamatay, yun, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Bubuhayin. Ayun. So kay Adan talaga nangyari yung kamatayan, pumasok nung siya ay magkasala. Yes, napakalinaw. So wala pang kamatayan dati. Oo, kaya pagkatatanggapin mo, kung tatanggapin mo yung paniwala na yung mga hayop na fossils ay millions and millions, tinanggap yung interpretation on science, eh kukontra sa Bible. Kukontra sa Bible. Lalabas, talaga, magkaroon muna ng kamatayan yung mga hayop, mm-hmm, pumasok na yung mga sakit, kamatayan at suffering bago pa magkaroon ng kasalanan. So, pag tinanggap mo yun, lalabas mali na ang Bible natin. Kaya marami tuloy na hindi na naniniwala sa Bible. Sasabihin nila, katang-isip lang ng Biblia, yung katuruan na mayroong kasalanan pumasok sa mundo. Eh, sa katotohanan, sila yung pumasok sa haka. Yun eh. Mahirap yung haka eh. Oo. Kaya alam niyo mga kapatid at mga kaibigan, kaya na sinasabi po namin importante itong topic na ito. Kasi po, nakadepende dyan kung ikaw ba ay matibay ang pundasyon mo sa Bible o hindi. Tama yan. Kasi pag pinaniwalaan mo yung millions and millions of years, lalabas ang Bible natin mali. Mm-mm. At saka ito pa kapatid, no? Ah, sige. Wala pa tayo nakitang tao na pinagbuntis ng isang babae ng millions of years. 9 months lang pinapanganak na ho. Maging ang hayop. Ang aso ay lang 3 months, 6 months, di ba? Hindi na kailangan, din. Hindi na kailangan umabot sa ganong katagal na panahon. 9 months na pinapanganak na eh. Hindi na siya kailangan tumagal sa ganong panahon, ano? Mm-hmm. Kaya nga po, may nagtatanong, kapatid na Robert, uh-oh, ang sabi nila, eh, kung ganon man pala, eh bakit hindi na lang gawin ng Diyos na ano? Ba't di na lang gawin ng Diyos na ang paglalang niya, eh, 6 hours na lang? Mm-hmm. O kaya 6 minutes? Bakit marunong pa siya ng Diyos? O kaya 6 seconds? Di ba? Oo. Sabi nila, oh nga naman, bakit naman ganon? Hindi na lang ganon. Eh, unang-una, question, masasabi ba natin, Brother Robert, na hindi kayang likain ng Diyos ang tao sa loob ng 6 minutes kaya, or 6 seconds? Kaya. Kaya niya yan, mga kapatid. Walang imposible sa Panginoon. Kayang-kaya ng Panginoon yan. Wala pong question yan. There's no doubt about it. Kaya lang po, alam niyo ba kung bakit sinadya ng Diyos nalikain ang mundo at sanlibutan sa loob ng 6 na araw? Ang dahilan po ay sapagkat, mababasa natin, Brother Robert, sa Exodus chapter 20, verse 8 hanggang 12.
Tuloy mo, Brother Robert. Sige, okay. Tingnan po natin dito. 20. Verse 8 hanggang 11. Okay. Medyo masigit po kasi ang aking pwesto dito. Kaya hindi ko agad mabuklat yung Biblia. Okay, ito po ang sabi. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae at ang iyong mga baka at ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon at nagpahinga sa ikapitong araw, kaya't binasbasa ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Iyon. Yon, maliwanag. Okay. Ngayon, maliwanag dyan, Brother Robert. Mm-hmm. No, binanggit dyan, hindi natin paksain Sabat ngayon, pero binasa natin yan, kapatid na Robert. Uh-oh. Kasi mayroong pahiwatig dyan na ang sabi, kaya binigay ng Diyos ang araw ng Sabat. Sapagkat sa loob ng, kaya niya binigay sa atin Sabat, kasi daw, sa loob ng anim na araw, ginawa niya, nilikha niya, ginawa ng Diyos ang sanglibutan. Sanglibutan, ang langit, at ang lupa, sa loob ng anim na araw. At ng ikapito, sabi. Oo, at ang Diyos ay nagpahinga nung ikapitong araw. Ngayon, anong point niyan? Bakit, ang tanong natin uli, bakit pinili ng Diyos yung 6 days? Kasi po, ang plano ng Panginoon, darating ang panahon, ibibigay niya sa atin yung tinatawag na week. Mm-mm. Yung 7 days a week. A week. At dyan, sa ika-seventh day, dyan ngayon lalabas yung ating tinatawag na pagpapahinga. Pagpapahinga. At yan ay tatalakay natin sa mga susunod, yung kahalagahan ng kapahingahan na yan. Tama yan, kapatid. Ng araw ng Sabat. So, maliwanag dito na mismo sa account ng Biblia, kapatid na Ronald, binanggit yung anim na araw at ikapitong araw. Binanggit eh. So, maliwanag. Oo. So, ibig sabihin, kaya pala binigay ng Diyos, sinadya niya na maging 6 days ang creation, kasi ito ang magiging pattern ng ating week. Week cycle ng buhay natin. Cycle. Oo, ng routine, ng buhay. Tama. Oo. So, kung ito ay millions of years, tingin ko, ang wisdom doon, eh paano magiging example ng weekly cycle natin ngayon na 24 hours, yung millions of years. Kung hindi literal, oo, tama. Di ba? Parang hindi match eh. Wala na appointment. Kasi wala na appointment. Hindi matutupad. Oo, dapat kung intention ng Panginoon na millions of years, yung days of creation makes of Genesis, dapat yung ating weekly cycle din millions of years. Dapat. Kaya lang, lalabas dyan, walang tatagal sa atin, walang aabot sa atin ng isang linggo. Kasi yung unang araw pa lang million eh, wala naman taong nabubuhay ng millions of years. Tama yun. At saka tingnan mo, dinesign niya yung ano sa account din sa Genesis. Dinesign niya yung mga moons, stars, sun. Yan, para ito yung maging tanglaw para daw sa panahon, araw at buwan. Mm-mm. So maliwanag talagang alam ng Panginoon dahil siya ay designer, alam niya yung ikakabuti ng kanyang nilalang mga nilikha. Oo. At mga nilikha. Diba? Napakaliwanag po mga kapatid at mga kaibigan. Yan po ang implication kapag tinanggap natin yung interpretation ng science na millions and millions of years. Kaya nga, diba Brother Robert, talagang gusto ng siyensya, pabor sa kanila na kasi na ipaliwanag na millions of years ang kinakailangan bago ma-develop ang buhay. Alam mo kung bakit? Bakit, Brad? Kasi para mabigyan na yung tinatawag nilang theory of evolution. Ayun. Para kasi, ma-justify. Oo, ma-justify. Kasi ang theory of evolution, para mangyari yan, it requires kailangan daw ng mahabang time. Eh, ayun. Para ma-develop yung mga buhay into another life. Kaya naman pala. Di sasakyan nila yung, natural selection. Sasakyan nila yung kanilang tinakdang ganong batas. Iyon ang mangyayari. Yan ang mahirap doon. At mapupunta ho tayo mga kaibigan, mga minamahal po namin tagapakinig, sa kawalan ho. Kawalan ng pag-asa, kawalan ng katiyakan, wala ho lahat. Totoo yan. Kaya nga nung tinalakay namin ni Sister Sheila last time, yung creation versus evolution, doon natin ipinakita sa mga tao na pagka ikaw ay hindi naniwala sa creation, evolutionist ka, mawawala ng meaning, mawawala ng purpose, mawawala ng value ang buhay mo, kahit ano na lang, kung ano gusto natin, ay yun ang susundin natin. Magiging double standard tayo dahil wala tayong isang standard moral law na susundin. Tama yung kapatid, galing sa ating Panginoon. Kaya nga, salamat sa love letter ng Panginoon, walang iba kundi ang Biblia.
na iminumulat tayo sa katotohanan kung saan tayo nagmula. Yes. Na may pinagmulan tayo, hindi tayo sumingaw lamang na walang purpose ang buhay natin, kundi nilikha tayo ng mapagmahal na Diyos. Yan. Para tayo pagkatiwalaan ang kanyang mga magagandang kayamanan. Amen. Ang magagandang kapaligiran. So, yun po ang katotohanan. At napakadaling umaunawaan, napakadaling tanggapin. Oo. Kaya nga po, mga kapatid, mga kaibigan, kung nais po natin, kaya nga tayo back to the scriptures. Kung gusto natin i-interpret yung days ng Genesis, we have to approach it from the Bible muna. Not from the Bible muna. Kasi if you start from the Bible, alam natin na you will be in the safe side. Dahil ang Panginoon ang iyong kasama, hindi yung karunungan ng mga tao. Di ba? Tingnan mo, basahin natin, Brother Robert, yung nasa Romans chapter 1. Basahin nga natin ito ulit. Yung Romans chapter 1, mangyayari talaga sa mga huling araw, sa panahon natin, na ang mga tao, ililimutin nila na mayroong Diyos na manlilikha at kailangan natin. Sa Romans chapter 1, verse 18 muna hanggang 20. Okay, ito po ang sinasabi. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit, laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao, na sa pamamagitan ng kanilang mga kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Pinipigil ang katotohanan. Alam nila yung katotohanan. Pinipigil lang. Pinipigil. Bakit kaya pinipigil? Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Alam nila. Yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Paano? Mula pa nang likhain ang sanglibutan, yun, sa mga nilikha, kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay nauunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidahilan. Tuloy mo sa 21. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos. Yun. Ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran at mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Okay, sa 22, ito ngayon ang nangyari sa kanila. Sa pag-aangking marurunong, yun, sila'y naging mga hangal at ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Saan? Na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira. Kasama yung unggoy dyan. Yun na nga. At ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa at ng mga gumagapang. Yun pala eh. Alam ng Panginoon, no? Oo. Kaya nga sabi sa verse 25, sapagkat, tuloy mo sa verse 25. Ito po ang sabi sa verse 25. Sapagkat pinalitan nila ng kasinungalingan ng katotohanan ng Diyos, at sila'y sumamba at naglingkod sa kanila sa nilalang, sa halip na sa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman. Kaya kita mo, ang ginodiyos ng siyensya ngayon, at ang kanilang ipinapalit, no? Ang ipinapalit nila sa Creator, ay yung theory ng evolution ng natural selection na ang basis nila ay yung mga animals. Yun na nga. Eh, kita mo, binabanggit dito pinababa sa Romans. Yung uri. Samantala, ang sabi dito, tayo'y create ng Diyos ayon sa kanyang wangis at yun, imahin. Oo. Na napakataas na antas, tapos gagawin ka lang hayop. Oo. Kaya tingnan mo, ha? Tamang-tama yung sinasabi rito, pinagpalit nila yung kaluwalhatian ng Diyos. Tama. Na hindi nasisira sa imahing kahawig ng tao. Ayun na nga. Oo. Gagawin nila kalapati. Sabi nila, kahawig daw natin yung mga unggoy, kaya ayun galing tayo sa unggoy. Ayun na nga. Kaya mas pinaniniwalaan nila yon na sa para sa akin, katawa-tawa, no? Brother Robert, imagine. Talagang katawa-tawa. Saan tayo nakakita, kapatid, na unggoy na nangasiwa ng tao? Kaya nga eh. Yun lang eh. Oo. Kaya nga ano eh. Ang sabi sa Bible, sila ay mga nagmamarunong, ngunit sila ay mga naging hangal. Mga mangmang. Mga mangmang. Eh, pero ito eh, kaya nga ako lalong naniniwala sa Bible eh. Nagpagod pa sila sa kanilang kaisipan, kamangmangan lang pala. Mas lalo ako naniniwala sa Bible. Correct. Na totoo kasi. Tama. Biruin mo, wala pa yung mga yan, mga evolutionist. Wala pa yung mga scientist na yan, oo. Sinabi na. Darating ang pagkakataon. Kaya kinikilabutan ako, sabi ko, wow, na talaga nasa safe side tayo pagka tayo nasa panig ng Panginoon. Panginoon. Tama yung kapatid na Ronald. Ano pa, kapatid? Marami ka pang pwedeng i-ano oo, dyan? Actually, meron tayong mga questions dito na gusto nating sagutin. At ito ay sasabihin sa atin ni Sister Sheila. Okay. Na related sa ating topic. Sister Sheila, kamusta ka dyan? Parang tahimik. Alam niyo po, mga kapatid, habang hinanap ni Sister Sheila yung ating question, yung ating pong programa ngayon ay naka-live video streaming po tayo. O, kaya yung movement ko, mga kaibigan, ay medyo hindi ko limited, kaya hindi ko mabuksan yung Bible or Brother Ronald. Medyo nako-conscious ako dahil nakikita na yung mukha ko. Tayo po ay live video streaming. Salamat, Sister Sheila, ha, sa iyong pagkakaloob niyan. Grabe. Okay, sige nga. Nakita mo na, Sister Sheila.
Okay, Brother Ronald, Brother Robert, kung mapapansin natin yung Genesis 1 and 2, contradictory yung accounts nila sa creation. So, bakit natin paniniwalaan, ang tanong ngayon eh, bakit natin paniniwalaan yung Genesis 1 as ano, history, basis ng history? May contradiction daw. Oo nga naon. Kasi ito, Brother Robert, no? Alleged siya, no? Alleged contradiction. Kasi nga naman, pagkatinignan natin sa Genesis, yung order ng 6 days of creation, yung pagkakasunod-sunod niya, particularly sa yung sa day 5. Alam natin nung yung day 5, fifth day, doon create ni God yung mga animals, yung mga birds, di ba? Yung mga hayop sa dagat, and then on the living creatures, and then on the sixth day, tsaka niya create yung mga tao. Nung 6 day na ito. Ngayon, ito ngayon ang question. Pagka binasa natin dito sa Genesis chapter 2, lalo na yung account dito sa Genesis chapter 2, yung sabi rito sa magmula dito sa verse 15, kung mapapansin natin, bakit parang nauna pa ata sila Adan kaysa sa mga hayop? Kasi nga naman, kung babasahin natin siguro, pakibasa mo, Brother Robert, sa Genesis chapter 2, verse 15. Okay, tuloy-tuloy mo lang pagbasa, sige. Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. Sa verse 19. Kaya't mula sa lupa ay nilalang ng Panginoong Diyos ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa impapawid at dinala sa lalaki upang malaman kung anong itatawag niya sa mga iyon at anuman ang itawag ng lalaki sa bawat buhay na nilalang ay siyang pangalan nito. Oh, kita mo ha, sa verse 15, nilagay ng Diyos ang lalaki sa hardin. Tapos pagdating sa verse 19 nga naman, out of the ground, mula sa lupa, nilikha ng Diyos yung mga hayop. Tapos dito sa Genesis chapter 1, sa verse 21, nauna yung mga hayop, fifth day sila create, bagong tao. Tsaka isa pa, meron pa silang argument dito na ang sabing gano'n, yung mga halamanan, yung mga pagkain ng halamanan, bakit gano'n? Parang after ginawa ang mga halaman na ito, after na sila ay malika, nauna pa rin yung mga tao. Ayan, di ba? So, lumalabas ngayon, parang may contradiction. Bakit iba, magkaiba ba? Kaya mayroon nagko-conclude, iba daw. At yun nga yung tanong sa atin, Sister Sheila, bakit magkaiba? Alam po ninyo, ganito ho yan. Yung Genesis chapter 1 at Genesis chapter 2, iisa lang po ang istorya na kinikwento. Tama yan. No? Iisa lang pong account of creation, kaya lang magkaiba ng approach. Yun. Yung sa Genesis chapter 1 po ay detalyado at chronological. Yun. Samantalang sa Genesis chapter 2, topical. Ayun. Hindi kailangan sunod-sunod. Mm-hmm. Kasi ang sa Genesis chapter 2 dito, ang gusto pong na, ang primary story po na gustong idiin dito sa Genesis chapter 2, yung paglilang ng tao, lalo na nung si Eva. Tama yun. Oo. Kaya hindi ho kailangan sunod-sunod itong nasa chapter 2. Tama so, yan. Ibig sabihin, yung Genesis chapter 1 is chronological, samantalang ito pong Genesis chapter 2 is topical. Hindi ho sila magkasalungat, kaya po huwag nating iisipin na ito po ay magkalaban o talagang magkasalungatan kasi po, pagka ganun ang tinanggap natin, magiging questionable sa atin ang Bible. Tama yon. Maraming salamat, kapatid na Ronald. Ano pa ba yung ating mga ibang tanong dyan, Sister Sheila? Okay, kanina po nabanggit niyo ni Brother Robert nung binasa niya yung text sa Genesis na pinangalanan ni Adam yung mga animals. So, kung literal na 7 days yung days ng sa creation, 24 hours, literal na 24 hours, paano napangalanan ni Adam lahat ng mga hayop na yun? Sige nga, pakibasa mo nga, Brother Robert, yung chapter 2, verse 20. Ito nga, no? Ito mo dinabanggit nga rito. Ito ang sabi, at pinangalanan ng lalaki ang lahat ng hayop at ang mga ibon sa impapawid at ang bawat hayop sa parang, subalit para sa lalaki ay walang makitang katuwang na nababagay para sa kanya. Yon ang sabi ng talata. Sa verse 20, sa... 220 yun. 220. At ganyang binigyan ng pangalan. No? Ang lahat ng mga hayop,
ang mga ibon sa langit, ipapawid at ang bawat hayop sa parang. Ayun. Okay, ngayon, eh, kung literal daw, na 24 oras, ang creation, eh, imagine mo yung bilang ng hayop. Eh, siyempre, pupuntahan pa ni Adan yan, isa-isa. Lalo na yung mga ibon sa himpapawid. Siyempre, hanapin niya kung saan yung ibon na yun. Ikaw ba kayo mabang gawin ng 24 oras lahat ng hayop, eh, papangalanan mo? Kaya sabi ng iba, eh, kulang yung 24 hours para gawin niya. ni Adan yun. Eh, sabi ko, eh, oo nga naman. Kaya lang, kung hindi mo pag-aaralan ng konteksto at hindi mo i-analyze yung verse, eh, lalabas na parang mali nga. Unang-una, Brother Robert, hindi na ho kailangan ni Adan na lumakad pa ng malayo at maglakbay para hanapin isa-isa itong mga hayo para bigyan ng pangalan. Kasi, pagka binasa natin sa verse 19, pakibasa mo yung verse 19. Ang sabi dito, kaya't mula sa lupa ay nilalang ng Panginoong Diyos ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid at dinala sa lalaki upang malaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At ano man ang itawag ng lalaki sa bawat buhay na nilalang ay siyang pangalan to. Dinala pala ng Diyos. Dinala pala. Kaya yung dinala, yun ang pangangalanan. Yung mga ibon, hindi na niya kailangan pang habulin yung mga ibon. Yes na bahala, maglalapit sa kanya. Ito ba, Brother Robert? Halimbawa, isang uri sa parot, dala ng Panginoon. Isang uri sa kalapati, dala. Uri! Hindi kailangan lahat ng parot. Yes. Halimbawa, mayroon 5,000 parot, lahat yung papangalanan mo. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Isang uri lang, ito na. Oo, parot. Kalabaw. Hindi lahat ng ano. Tsaka ito pa, number one yan, na ang Diyos ang naglagay, kaya menos yung oras. Tama yun. Kasi nilapit na ng Diyos. Pangalawa, ang hindi napansin dito sa verse 20, Brother Robert, ulitin mo nga ulit yung pagbasa sa verse 20 kung alin yung mga hayop na pinangalanan ni Adan. Ito ang sabi dito sa verse 20. At pinangalanan ng lalaki ang lahat ng hayop at ang mga ibon sa himpapawid at ang bawat hayop sa parang. Subalit para sa lalaki, walang nakitang katuwang na nababagay para sa kanya. Mayroon ka bang napansin dyan, Brother Robert? Mm-hmm. Sabi sa verse 20 kasi sa English, so Adam gave names to all the cattle, ayun, the birds, and the beast of the field. Yung cattle, birds yung pinangalanan. Yun pala eh. Ngayon, ito napansin ko. Bakit? May kasama bang ahas dyan, Brother Robert? May kasama bang ahas dyan? Wala. May kasama bang mga alimango dyan, mga isda? Wala. Mga sa dagat, wala. Mga sa dagat, Sister Sina, wala. So, yun kasing mga nagkikritik na paano magiging 24 oras yung mapangalan lahat. Sinali lahat ng hayop eh. Samantalang kung mapapansin natin dito, yung mga hayop na binabanggit dito, ito yung mga hayop na magagamit ni Adan at Eva para magbukid at mag-produce ng pagkain. Tama yun. Ayon sa mga basic, yung mga basic needs nila, no? Yung, kung tawagin nga eh, ito yung mga pang-macro-environment ng tao na relevant to man's macro-environment. Kaya wala pong problema doon, mga kapatid at mga kaibigan. Tsaka isa pa, nung time na ito, perfect pa si Adan at si Eva. Napakabilis ng utak niyan. Mabilis. Para magbigay ng pangalan, para gawin yung pinagagawa sa kanila ng Diyos. Correct. So, i-consider mo lahat ng mga factor na yan. Hindi ho imposible na magawa ito sa loob ng 24 hours. At saka, nung kapanahonan nilang yun, perfecto pa sila eh. Tama yung nabanggit mo. Perfecto pa sila eh. Okay, meron pa data tayo dyan, tanong Sister Sheila. Okay, Brother Ronald, yung, kung mapapansin natin, yung araw ay nilikha lamang nung ika-fourth day na. So, paano magiging ordinary 24 hours yung isang araw kung yung first 3 days, wala pa yung sun? Okay, that's a good maganda question. Yan, Siguro maganda basahin muna natin, Brother Robert, yung Genesis chapter 1. Siguro simulan na natin dito sa verse 14. Okay. At 15. Ito po ang sabi. Hanggang 16 na. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang ihiwalay ang araw sa gabi at ang mga ito ay maging palatandaan para sa mga panahon, sa mga araw at sa mga taon. At ang mga ito ay maging tanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at ito ay nangyari. Ayon. Ituloy mo hanggang 19. Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang maghari sa araw at ang maliit na tanglaw ay upang maghari sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Tuloy mo hanggang 19. Ang mga ito ang inilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa, upang mamahala sa araw at sa gabi, at upang ihiwalay ang liwanag sa kadiliman, at nakita ng Diyos na ito ay mabuti.
Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga ng ikaapat na araw. Okay. So, nung ikaapat na araw, ano daw ang nilikha ng Diyos? Yung liwanag. No? Dalawang God made two great lights. Mm-mm. The greater light to rule the day, ito yung araw. Uh-oh. And the lesser light to rule the night. Ito yung buwan. At sabi, nakita ng Diyos na ito'y napakabuti. Mm-mm. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaapat na araw. Ayun. So, 24 days. 24 hours. Meron akong narinig na diskusyon, napanood ko sa YouTube. Ang nagdidebate dito, yung mga scholars na pro-million years at yung mga scholars na pro-24 hours lang. 24 hours. Ang tanong ng mga naniniwala sa millions of years, sabing ganon, kung literal na 24 hours yan, paano mo bibilangin yung first, second, and third? Wala pang araw yun. Kaya lumalabas yung magiging valid na counting ng araw talaga na kumpleto yung ikaapat na araw kasi doon lang nagkaroon ng ano ng tanglaw. Tama. Na magiging, tama. Oo, kaya sample yung palatandaan. Kaya ang tanong nila doon sa mga kagaya natin, yung mga millions of years believers, yung mga evolution mga theistic evolution, sabi nila, kayong mga naniniwala sa 24 hours. Paano nyo i-explain ngayon yan? Paano mo masasabi na nagsimula yung araw ng first day, wala pang araw nun? Yan ang yung question nila. Ang nakakalimutan, ito sagot natin, Brother Robert, ang nakakalimutan nila, kasi ang alam nila, para masabing isang araw, kailangan merong sikat ng araw. Pero alam mo ba, mga kapatid at mga kaibigan, the basic definition ng tinatawag na one day, is yung, ito yung, ang sukatan kasi para maging one day, mabuo yung 24 hours. Kailangan umikot yung Earth, kumpletong rotation into its own axis. Tama, oo. Diba, saan natin binibase yung 24 hours? Sa pag-ikot niya, sa axis niya. Oo, hindi sa pag-ikot ng ng mundo natin sa araw. Tama. But it is the rotation of Earth on its own axis. Axis niya. Okay, tama. Okay, so 24 at dito, hours. Mapapansin mo, no? Sinabi na lumipas ang gabi at sumapit ang umaga ng ikaapat na araw. Magkasunod eh. Paglipas daw ng gabi at sumapit ang umaga, 'di ba? In the evening and the morning, tapos kasunod na yung ano, yung bilang ikaapat na araw. So maliwanag talaga, Brother Ronald, na sumapit ang gabi at nagkaumaga. 'Yun ang so, pumasok ng ikaapat na araw. So, may bilang eh. So, kung may ikatlong araw, sumapit ang gabi at umaga, ikaapat na araw, sumapit ang gabi at umaga, ikalimang araw, sumapit ang gabi at umaga. So, literal, 24 hours. Tama. Ang sukatan kasi, para masabi na isang araw, ang sukatan, yung mismong pag-rotate ng Earth on its own axis. Tama. Kaya may araw, kaya hindi, iikot yan eh. 24 hours yan eh. Halimbawa na lang sa North Pole and South yan, Pole. Yan, isa wala yan. Wala araw doon. Oo. Hindi makita. Six months ang duration. Araw at gabi doon. Ayun. Ibig sabihin, hindi nag-iibay araw nila. Oh, so, kasi ang problema, doon sa pagka nakakagulat yung tanong, di ba? Pakakagulat. Kasi nga naman, wala pa namang araw nung unang araw. Tama. Paano nabuo yung 24 hours? Hindi naman kailangan may araw para mabuo yung 24 hours. Kasi para mabuo ang 24 hours na day, iikot lang yung Earth sa kanyang sarili. Hindi sa own axis. 24 hours yun. Ngayon, ito ang maganda, Brother Robert, para ma-harmonize natin ito sa Bible. So, ibig sabihin, valid yung first day. Di ba? At nagkahapon at nagkaumaga. Okay? Nagkahapon at nagkaumaga. Alam nyo po, kasi walang imposible sa day one, sabi ng Diyos, let there be light. Light. Pero bago magkaroon ng light, sabi sa verse 2, and darkness one was on the face of the deep. Nandun na eh. Kaya meron ng hapon, darkness, and let there be light, sabi ng Diyos, nagkaumaga. Kasi una na yung dilim eh. Tama. Kaya first day pa rin. Tama. Oo. Tama. Kaya wala pong contradiction doon. Kaya po, nung sinabi ng Bible doon sa latter part ng first day na nagkaroon ng umaga, ito na po yung mismong sabi ng Diyos, let there be light. Kaya nagkaroon ng light. Tama yon. Kasi nagkaroon ng dilim muna. Correct. Kaya there was evening, yun yung darkness. Paano mo madidiscern yung liwanag kung walang dilim? Yun. Kaya nauna na yung dilim. At saka ito kapatid, wala na tayong oras, mga kaibigan. Maganda itong pinag-uusapan natin. Pwede natin iseri ito, no? Pwede natin ituloy-tuloy ito. Pwede yan. At dito may binabanggit kapatid, no? Ano nga talata yung binabanggit na, ito ang sabi sa 1 Corinthians 15:26, ang sabi ng Panginoon, ang huling kaaway na lilipulin ay ang kamatayan.
So tama 'yung sabi mo kanina na wala talagang kamatayan noon kasi ano 'yung lilipulin niyang huli kung dating may kamatayan na. Exactly. Mga kapatid, kaya wala talaga. Kaya mga kaibigan, mawawalan tayo ng pag-asa pagka ganoon. Biro mo na una na pala 'yung kamatayan bago kasalanan. Pag inalis pa lang 'yung kasalanan, may kamatayan pa rin. 'Yun, 'yun ang mangyayari. Oo. Tsaka tingnan niyo, sabi sa Genesis 1:31. Nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa, nakita ng Diyos na ang lahat ay napakabuti. Mm-hmm. Eh kung may kamatayan na nun, hindi mabuti yun. Hindi mabuti yun. Tama yun. Oo. So, yan po ang ating maipaglilingkod sa mga araw na ito. Uh-huh. At salamat sa Panginoon. Sa tayo dadako na sa pagbati, Brother Ronald. Sige, Brother Robert, go! binabati natin. Batiin ko muna yung aking pinanggalingan ng last week. Ang Huban Sorsogon, ang mga kapatid natin dyan. Balbidina Family, Passion Family, Buen Viaje Family, Ramos Family, Esposito Family, Ladimo, Solano, Mangaren Family, Brogada Family, Gohol Family, Grefalda Family, Marbel Family, Brito, at lalo na po ang Aviles Family na kung saan diyan kami nag-stay, Brother Ronald, aking Tita Dagay, kay Tito Piping, kay Tito Abi, kay Tita Sara, kay Tita Eve, kay Tita Nining, at kay Pastor Jun Akain and his family. Kay Pastor Darwin Muhar, at sa mga pinsan ko, kay Ate Belinda, Jafty, Aviles, sila Ate Maribik, si Ate Marilyn, si Charles, yan, binabati ko. Kuya Alan, eto po yung mga youth natin dyan na masigasig na nakikinig, sila Sister Sarah, magandang gabi sa inyo, at umaasa ako na makikita-kita tayo. And of course, ang Marquis Prime Bake Shop, ang Aquino Family, at ang sila Tita Evelyn Gubat na siya pong nag-sponsor sa atin. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Yun lang ang aking babatiin, kapatid. Kayo po? Oy, ako'y may babatiin. Galing naman din ako dyan sa Muntinlupa, no? District Fellowship ng mga laymen. Oo nga pala. Tayo po ang speaker dyan, Brother Robert, na ang tema ay Seeking the Lost. At hanggang hapon po, tayo'y naglingkod dyan. So, nagkaroon tayo ng open forum. At napakaganda po ng resulta. At alam nyo ba, Brother Robert, nagkaroon tayo ng nag-ambag-ambagan at nag-love offering sila ron para sa ating radio ministry. Purina, Back Panginoon. To the Scriptures. Purina, at ito'y natanggap natin at meron na tayong pambay. Ulit. Exacto. Ang Panginoon ay marunong talaga. God will provide talaga. Oo, kaya kayong mga tagapakinig, alam po namin na yung ilan sa inyo ay nahihipo ng Panginoon ng inyong puso para tumulong sa atin pong Back to the Scriptures ministry na ito at makasama namin kayo, kinusinawa ng Panginoon sa lalong madaling panahon ang inyo pong mga puso para po tayo ay at marami tayong makikinig ngayon kasi pinomote ko ito kahapon, ano? Maraming kumuha ng ating station, ilang beses natin binanggit. Kaya kung sino man kayo, marami kayo, hindi na po natin isa-isahin. Alam po namin na kami po ay nabe-bless sa inyong pagsuporta. Idalangin niyo lang po ang aming ministry. At may announcement din tayo, Brother Ronald, no? Doon po sa ating mga tagapakinig, anuman pong denomination kayo, kami po ay willing na kayo po ipaglingkuran. Kung nais nyo pong kami ay ma-invite sa inyong church o saan mang pong lugar na meron pong kinalaman sa kaligtasan na pagtatanong nyo po, alimbawa ay gusto nyo mag-request ng paksa about Trinity, kami po ay pwedeng maglingkod po sa inyo at magkakaroon po tayo ng open forum para kayo po ay malayang magtanong at ang Biblia lang din po ang sasagot para lahat tayo ay maliwanagan at mabiyayaan. At ang ano nga pala, nakikinig din si Pastor Jimmy Ramirez. Nakikinig sila kay Kuya Ramil na aming tinuluyang kahapon at pinakain kami ng masarap na pagkain. At si Mama Mary, si Ate Glo at ang kanyang mga anak, si JJ, JM at si JD. Okay. Praise God. So, siguro, sa bagay, marami pa rin tayong oras gusto natin ding i-promote. Ano ho? Kung kayo po'y nakikinig at medyo at may internet kayo, pwede nyo na po kaming mapanood sa amin pong programa live via video streaming. Ano ho? Makikilala ka na, Brother Ronald. Makikita nyo na po ang itsura ng mga nagsasalita rito. Kaya lang kung minsan yung internet pag nagloloko, siyempre, ganun talaga. Nawawala. Punta lang po kayo sa Back to the Scriptures. listen to my radio.com ano ho? At saka paki-announce mo na rin yung sila'y malayang tutulong, hindi na nila gustong ibigay ang kanilang pangalan doon sa ating bank account dito sa Gospel Ministry bank account natin. Ano nga ba yung number diyan, Brother Ronald? Yun lang. Next week. Next week. Punta lang po kayo sa website, nandun yung website, account natin, okay. backtothescriptures.webs.com, okay? backtothescriptures.webs.com, andun po, at i-open nyo lang po ang aming webpage,
Araw-araw din po, Brother Robert, from 8 morning hanggang 11 ng morning, meron tayong replay. Yun ang magandang ginawa from mga kapatid. From Monday to Friday. Pero pag Monday, yung replay ng ating topic ngayon, maririnyo uli bukas. Ayun. Sa internet, punta lang po kayo sa backtothescriptures.webs.com. Pag inopen nyo po yung aming website, automatic na pong magpe-play. Yung via live internet streaming po yon. Ngayon, Brother Robert, ginagawa ko minsan, pag kami mga nagtatanong, pwede namang marinig, sinasagot ko naman yung tanong nila live at maririnig din nila doon sa ating live internet streaming. Ano ho? Alright. At yung oras po, alas 8 hanggang alas 11 po ng umaga, Monday to Friday po yon. At may nakakarinig din po kayo ng mga Christian music. Ito po yung piniplay natin tatlong beses, from 8 to 11. Tapos may gap po, may intermission na Christian music para mag-enjoy tayo. At kung may questions po kayo, ay sinasagot din naman po natin yung mga tanong. Ngayon, from Tuesday to Friday, yung ilang mga previous topic natin naman ang piniplay natin. Napakaganda, ano, kapatid. Okay. So, thank you very much. Wala tayong time. Tayo po ay dadako sa panalangin. Sige, Brother Robert. Sige, tayo po ay manalangin. Maraming salamat po dakilang Diyos sa katotohanan na muli mo pong inihayag sa amin, na kami po ay napaka-importante sa iyong paningin. Kami po ay nilikha mo sa purpose na upang mahalin at pagkatiwalaan ng iyong mga kayamanan. Purihin ka po dakilang Ama na merong Diyos na nagbibigay sa amin ng kapahingahan. Amen. Sa loob ng anim na araw na kami pagod, binigyan mo kami ng kapahingahan sa ikapitong araw. Upang ikaw ay aming alalahanin, purihin at sambahin sa iyong kadakilaan. Pagpalain po ang aming mga kaibigan na patuloy pong nakikinig ng iyong banal na salita ng katotohanan upang sila po ay magkaroon ng ganap na pag-asa sa kanilang buhay. Pagpalain po ang aming istasyon, ang programang Back to the Scriptures. At salamat sa mga kaibigang tumutulong sa amin. Ito po ang aming hiling at dalangin. Ingatan kami sa buong magdamag. Ipagpatawad ang aming pagkakasala sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentaryo.